Welcome to this video, and today we're going to talk about the professional licensure examination for teachers. Sinabihan ko siya, nabalitaan ko kasi na this coming March 2021 magre-resume yung L.E.T. Na-postpone siya gawa. Ang pinaka-latest na na licensure examination for teachers ay nung September 2019. And iyon yung yung time na nag board exam ako. 2017 ako. Ano bang major? Ano ka ba? Secondary ka ba? Secondary ka ba? Yep, I'm secondary. Yeah. So, nandito kami ngayon sa Korea and nag-aaral kami. Siya pala, graduating na siya. Ako nag-aaral pa. And nung na-meet ko dito, si Weng, nabalitaan ko na din siya, na L.E.T. passer din siya. So, in-invite natin siya para sa video na to. And it's special to kasi siya eh. Kung hindi niyo natatanong siya ay... Huwag mo sasabihin. Honor student siya. And ang kanyang major ay... Math po. Alam mo ba, isa sa mga dahilan kaya parang ayoko mag-take ng L.E.T. dati. Kasi dahil may math. Yung pakaramdam po yun yung magiging downfall ng ng pag-take ko ng L.E.T. Pero na-overcome naman. So today, ang gagawin namin, magbibigay kami ng tips or pwede nating sabihin na advices o para sa mga nag-aspire na makapasa sa board exam. Yeah. Para sa akin, ang pinakauna na dapat meron ka kapag magte-take ka ng board exam is dapat goal-oriented ka. Bakit mo ito ginagawa? Yung question na why. Why are you doing this? Kasi pag nasagot mo yung tanong na why, malalaman mo kung how o kung paano mo gagawin na makarating dun sa sagot mo na kung bakit mo ginagawa. So, you must be goal-oriented. Yun. Yeah, I think if goal-oriented ka, in order for you to have that goal, kailangan may fear ka. Yung kind of healthy fear. Kasi pag may fear ka, parang sinasabi mo, there's a possibility na hindi ka makakapasa. So, kailangan mong gawin yung best mo in that sense. So, parang, dahil may takot ka na hindi ka na maaaring hindi ka kumasa. Ang hirap ng Tagalog version. Ano nga pala siya? Bisaya kasi siya eh, Bisaya. So, mas magaling siya mag-English at saka mag-ano. Hindi na ako mag-English. Yeah, so, okay. Pero nagigets natin yung point na yeah, diba? Yung fear talaga, okay. Kailangan yun. Kasi I remembered, kasi ako talagang nag-focus lang ako sa review ko for like a week. And doon ko talaga na-realize na what the importance of fear. Na baka hindi ako pumasa, then yung expectation ng ibang tao, yung ganun. So doon ako mas na motivate na mag-aral. So fear, kailangan. Tama yun. Ang galing mo naman, 1 week ka lang. Ay! Sabi ko sa inyo eh. Lodi to eh. Hindi, marami talaga nangyari guys. Okay, so agree din ako sa kanya. Doon nga sa isang point ko, sige sabihin ko na ngayon, dapat humble ka and at the same time confident. Yung humility na to the point na alam mong hindi mo kaya mag-isa. So, sasabihin mo doon sa mga tao sa paligid mo na magte-take ka ng board, sila eh, tutulungan ka nila in any ways na pwede nilang maitulong. For example, yung moral support. Kasi meron akong makilala, hindi nila sinabi na nag-take sila ng board. And alam mo yun, nasayang yung opportunity na dapat natulungan kita na, alam mo yun, kahit sa prayer, natulungan kita, kahit yung moral support na sabihin ko sa'yo na kaya mo yan. Kumbaga nasayang yung opportunity na, alam mo yung mga tao sa paligid natin, yung family natin, yung mga close friends natin, they're responsible to help us sa mga battles na pinagdadaanan natin. So, meron silang accountability. So, ito naman sa atin lang to, di ba? Ito yung advices natin. Kumbaga, disclaimer, na hindi naman kung sinabi namin, ito na talaga yung paraan. Pero based on our own experiences, ito yung naging effective. So, tama yun. And yun nga, yung confidence naman. Confidence to the point na... Kasi tayo, lagi natin naririnig sa mga sa mga tips, di ba? Yung claim it, kaya mo yan. Yan. Dapat ngayon pa lang, nasa mind mo na napapasa ka. Agree ako doon, pero dapat at least kung 90% kine-claim mo, dapat may 10% na alam mo sa mind mo na pwede ka ring hindi pumasa.
Kasi yung iba, hindi sila pumasa, hindi nila natanggap. So, nagkaroon sila ng depression. Yeah. Yan. So, hindi nila na ano yun, na anticipate na pwedeng mangyari na bumagsak sila. So, we take the exam, hindi dahil alam natin napapasa tayo, kundi ano tayo, merong challenge sa puso natin na, alam mo yun, may possibility ako na mag-fail, but I will try my best to pass the exam. So, fear is very important. Tama yun. Yeah. Yeah. Actually, sa akin naman, yung ano, yung talagang kailangan mong sabihin sa ibang tao na magtitake ka ng exam, it's very important. Kasi, like for example, for me, sinabi ko yun sa pastors ko kasi I was working with the missionaries at that time. Mm-hmm. So, sinabi ko sa kanila na I have this exam, so they gave me time to really focus on my review. Mm-hmm. So, it's really important that even your parents, kailangan mo rin sabihin sa kanila, at least bibigyan kanila ng time just for you to really study. So, yeah, I think it's good. Mm-hmm. Tama yun. Yeah. So, nag-agree tayo dun sa bagay na yun. Okay, agree tayo dun. So, pagdating naman sa pagre-review, ako ang isa sa pinakamahalaga sa tingin ko pagdating sa pagre-review is yung, ano, you find relevance. When we say relevance, yung kumbaga, kasi napakaraming reviewer. Mm. Kung magsi-search ka, napakarami talaga sa internet, tapos yung mga books, sa Facebook, yan. So, kailangan alam mo kung ano yung dapat mong reviewin. Kasi kung hindi mo alam na hindi pala yun appropriate, no, so nasasayang yung oras mo sa pagre-review. Mamaya, ano ka pala, sa secondary ka nagre-review, ay pang-elementary pala yung ano mo, yung dapat material na meron ka. So, kailangan ano maging wise ka rin sa pagpili ng yung mga re-reviewin. So, yun. Yeah, I think during my review, importante talaga na malaman mo kung ano yung learning style. Learning style. Kasi ako talaga, I attended review something. Review center. But it's not really a review center because sa ano namin yun, sa school namin yun. Mm. But after that, when I went for work something. So, it's just one week. Talagang nag-focus ako sa review ko. And at that time, ako lang talaga mag-isa sa isang room. Wow. So, only at that time, I can really concentrate. I need some space where I can really concentrate. So, paano may Tagalog? Ang hirap talaga. Nakaka-focus ka. Okay, nakaka-focus talaga ako sa pag-aaral ko doon. And, in terms of studying, you really need, for me ha, yung space talaga yung importante. Kasi yung nag-review ako with my classmates, hindi ko talaga mag-gets lahat. Guys, it's really important na alam mo kung ano yung learning style mo. Yeah, saka dun sa tanong na ano, dapat ba mag-take ng ano, ng mag-enroll ba dapat tayo ng review center o ano, meron akong sagot dyan eh. Ikaw ba nag-take ka ba ng ano, ng review center? Nag-enroll ka? Hindi. Ano, actually, sa school namin, kasi nga, we have six campuses. So, ang ginawa ng school namin, university namin, right after our graduation, lahat ng mga magtitake ng exam, we went to the main campus and we studied together. Yun yun. Mm. Pero, just for a month. Yeah, just for a month. And after that one, wala na. So, para sa akin, ano, kung meron kang, ano mo yun, meron kang budget para mag-enroll, wala akong pera nun. pero kinaya niya eh. So, sa akin naman, kung meron kang budget para mag-enroll, maganda mag-enroll ka. Bakit? Kasi ang mga review center, ano sila eh, ang focus nila sa pagtuturo sa'yo ay in accordance sa kung paano dapat sagutan ang board exam. Hindi katulad sa school, kasi ang nakita ko ang setup sa school, tinuturoan nila tayo para matuto tayo, yeah, para maging teacher tayo in the future. Pero wala pa masyado doon yung goal na para makapasa ka sa LET. So, ang review center talagang focus sila na kung ano yung style ng PRC, ng pagbibigay ng ano, ng mga questions. Yeah, yeah. Tapos kahit yung mga errors ng PRC pagdating sa ano, sa mga questions, alam nila yung lahat. So, kung meron kang opportunity o meron kang budget na pwede mong magamit para mag-enroll ng ano, ng review center, edi mas maganda kung mag-review center ka. Ako nag-enroll ako for ano siya, mga coaching sessions, parang finals, final coaching, hindi yung regular na pumupunta. So nag-graduate ako ng June and sa batch ko ako lang yung mag-isa na talagang finish ko na makapag-take agad ng September.
So, kasi hindi siya ganun din kadali makuha yung mga documents, pero pinilit ko dahil nga ano, pupunta rin ako dito sa Korea. So, tinry ko yung ano, yung yun, yung opportunity na yun. Ang pinractice ko talaga ay yung ano, yung pwede nating sabihin na test literacy. Mahalaga na i-expose mo yung sarili mo pagdating sa mga questions. And at the same time, kasi ano eh, ma-define din yung result ng exam mo sa kung paano ka nag-aral sa college. In a way na paano ka nag-comprehend sa ano, sa mga topics, sa mga exam. So isa pa sa ano, mahalaga, napakahalaga yung ano, dapat mag ano ka, maging healthy ka, stay healthy. Yeah, that's very important. Napakahalaga yun, lalo na sa akin dun sa experience ko dito sa board, kasi ano, dahil nga kasabay nung pagre-review ko ay nag-apply ako to study here in Korea, kailangan ko ng medical certificate pagpunta dito. So ano, nung una kasi may nararamdaman ako sa loob ng katawan ko. Yeah, ano ba 'yun? Na kung ano-ano nangyayari. Yung so ayun, heartbroken siya ng time na 'yon, I think. No. Ubusin wala din naman. Okay. So, ayun nga. So natakot ako magano, magpa-medical test. Pero dahil nalalapit na yung ano, deadline ng mga requirements ko, nagpa-medical test ako. And then doon ko nalaman na meron pala akong mataas yung liver enzymes ko. So meron akong problem sa liver ko. And dahil doon, nag-change ako ng diet ko. And habang nagre-review, nagkaroon talaga ako ng ano, ng problem. Kasi 11 days bago yung board exam, nagkaroon ako ng series of temporary blindness. Wala talaga ako makita, pero nakamulat naman ako. And after 30 seconds, ayun, nakakita na ulit ako. Pero after nung makakita ako, after 1 minute, hindi na naman ako makita. So parang ano siya, paulit-ulit siya. Hindi ko naintindihan kung ba't nagkakaganon. Pero natakot talaga ako ng sobra. Sobra ako natakot. Bakit? Kasi pag nagpatuloy yun, hindi ako makapag-take ng exam. Kasi paano ako mag-shade? Wala ako makita. So yun, punta ako sa ano, sa clinic. And then, sinabi ko yung situation ko. And sinabi sa akin nung ano, nung ophthalmologist, sabi niya ano, may mga ganyan talagang cases kapag nagre-review, kasi halo-halo na yung stress. And sa case ko nga, parang nalaman ko pa na meron akong ano, meron akong problem sa liver ko, so nag-change pa ako ng diet. So lahat na yun naghalo-halo. So napakalaga talaga na ano, na dapat healthy ka, healthy food, healthy diet. Isa sa mga struggle ko kasi yung mga materials na pwede kong gamitin para sa major ko. Kasi ano talaga, yung values ed, sobrang ano siya, very less. Sa tingin ko siya yung isa sa pinaka-neglected na major, lalo na sa board exam. Napakaunti ng review materials, tapos hindi rin siya masyadong ano, kumbaga napofocusan pagdating sa review. So, naging challenging siya, pero nag-search din talaga ako sa Facebook ng mga groups. Luckily, merong mga tao na hindi mo na makakilala, pero talagang tinulungan nila ako na magkaroon ng material, sininda nila ako ng material. So, ayun, napakahalaga na dapat meron tayong faith sa Panginoon, may pananampalataya tayo. Kasi katulad sa case ko, naging struggle ko talaga yung health condition ko, tapos limited yung time ko. And then sa ano namin, sa batch namin, ako nga lang yung nag-take ng board. So, sobrang challenging niya para sa akin. So, yung nung time na yon talaga, masasabi ko na mas naging intimate yung relationship ko sa Panginoon. Lagi akong nagpe-pray and pinanghawakan ko yung Psalms 23. Sabi doon, ano eh, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." So, pinanghawakan ko yon na I don't lack wisdom because, you know, the Lord is my shepherd. I don't lack anything. Hindi ako nag-lack sa review ko. Hindi ako naglalak pagdating sa support ng family ko, sa finances ko. I don't lack anything. The Lord is my shepherd and I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. Sa panahon na napapagod ako, nanghina ako, nadidisappoint ako, alam mo yon, ano ko, na-imagine ko na ang Lord dinadala ko niya ako sa lugar na tahimik, na payapa. He leads me beside quiet waters. He guides me along the right paths for the good of His name. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil because He is with me. So, ang point ko lang dito, dapat meron kang pinangahawakan na pananampalataya sa Panginoon. Kasi
'yun yung magdadala sa iyo sa ano, doon sa goal mo nga. Hindi natin kayang dalhin yung sarili natin doon. We must admit it, we must be humble enough to say na ano, we cannot do it on our own. So napakahalaga na maging independent tayo sa Panginoon. Nung ano, nung naghihintay ako ng result ng exam. Ano eh, bago ko ma-receive yung result, sinet ko na talaga yung mind ko sa kayong heart ko na na possible na hindi ako pumasa. Pero hindi man ako pumasa, ano, hindi mababago yung kabutihan ng Lord sa buhay ko kasi pinatunayan niya kung gaano siya kabuting Diyos bago ako mag-exam, habang nag-e-exam ako at pagkatapos ng exam. So even in my case, like I told you guys na 1 week lang ako nag-study talaga, sin yung talagang study, totoong study talaga. Kasi I was like, after my review sa school namin, I went to Alabang for my training, and after, until August. And after that one, I prepared my, ano, yun din kasi yung time na I need to prepare for my admission, ano, yung mga requirements. Dito. Kasi wow. September 15th, yun yung final, ano nila, cut-off ng application. Mm-hmm. So I have to do it. And yun, after nun, yung 15th, dun na yun talaga, yun, 24th kasi yung exam namin. So yun yung time talaga na nakapag-focus ako sa aking review. And during those times talaga, talagang parang nawala na ako ng pag-asa. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papasa. Kasi talagang alam ko sa sarili ko na hindi ako nag-study. As in, I really like talked to God and I told Him like, I know I will never like, I don't deserve. Talaga hindi ako deserving na makapasa kasi nga hindi ko naman binigay yung best ko. But then for that whole week, parang yung sinasabi sa akin ng Panginoon, sabi niya parang you still have 1 week to do your best. So yung time na yun, talagang binuhos ko na yung best ko for that time. Tapos I really prayed to God. I even fasted for one day. So sinabi ko talaga sa Panginoon na even kahit ito lang, Lord, alam ko naman na hindi talaga ako deserving, pero kahit ito lang, kahit yung parang talagang I really wrestled, yung parang kay Jacob, yung hindi ako magsa-stop until na hindi mabibigay sa akin yung blessing na to. Yung parang ganun, that was the time na I really prayed and I really pleaded God. Sabi ko talaga sa kanya, ibigay niya to sa akin, please na. Yung parang ganun, yung that kind of faith, yung parang ganun yung klaseng faith na ano sa akin eh, at that time. Pero, guys, kung at yung isang regret ko talaga, yung sabi niya is yung hindi ako talaga nag-review for a long time. Yung talaga yun. Yung parang sinasabi ko sa kanya, sinasabi ko na God can do anything. God can just like do miracle like that. Yung parang ganun yung klaseng faith na meron ako nung una eh. Tapos yung sinabi ng pastor ko, sabi niya, God cannot just do like that and then you're not doing like, you're not even doing anything. Yung parang ang hirap lang, sabi ko, oo nga no, yung parang inisip ko, it's God parang genie lang na sasabihin ko ng Lord, ito yung gusto ko, tapos ibibigay ng Panginoon. Yung parang ganun, dapat may human responsibility din kasi. So dapat pala, yung faith natin, may human responsibility. So we also need to work. Yeah, that's really true. Kailangan importante yung, kailangan gawin mo yung best mo. Kasi our best is always enough for God. And I think, if you really do your best, and even if you like, failed the exam, okay pa rin. Kasi alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung best mo. Yung parang may satisfaction pa rin kasi ginawa mo yung best mo. Ano yung experience mo nung natanggap mo na yung result? O habang naghihintay ka dun sa huling araw na may result? Actually, bumalik na naman ako sa Alabang nung time na yun eh. So, while waiting, November lumabas yun ah. November 27th, actually, it's a really good day. Kasi, that was the time na na-receive ko yung admission ko dito sa ACTS. Wow! And that was also the time na na-receive ko na, wow, yung messages from my friends, family. Congratulations again. Same day na receive ko yung admission from Max. Ako naman, nung time na yun, November 30, lahat talaga naghihintay na ng result. Ah. Naghihintay na lahat. Ang matindi niya, nung time na yun, guest speaker ako sa isang camp. Ah. And dun sa campsite, wala, mahina talaga yung signal. So, talaga, sobrang intense. Tapos nung time na magpe-preach na ako, parang ang dami ng balita na ngayon na lalabas, ilang oras na lang lalabas na ganyan. So habang nagpe-preach ako, iniisip ko yung result ng exam. Pero ang nangyari, na postpone, sinabi kinabukasan na lang daw kasi marami daw yung mga pumasa, ganyan yung mga sinasabi. So ang pagkakatanda ko, hindi ako nagkakamali, December 1,
dumating yung result. So yun, December 1 dumating yung result. Tapos pauwi pa lang ako noon sa Laguna. And then habang nagda-drive yung ano, yung kasama ko, ano, bigla akong nakita na meron na, nakita ko na yung ano sa PRC page. Kinlik ko muna, tapos sinanap ko. Sa sobrang tense ko, ano, lumampas ako dun sa ano ko, sa apelido ko. Wow. Sabi ko, parang hindi ko nakita yung apelido ko, lumampas na ako. Binalikan ko, pagbalik ko nandun yung ano, yung pangalan, yeah, yung apelido ko. So talagang napasigaw ako sa left. So talagang praise God. And katulad mo yung sa'yo, same day mo nakuha yung, yeah, admission mo, saka yung result ng LET. Ako naman, same week. After nung result nung LET, siguro mga ilang araw pa, na-receive ko naman yung news na pasado ako, na admitted na ako dito sa school na ako, sa Korea. So, talagang blessing ng Lord. Yes. So, yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig nyo, sa panonood nyo sa video na to. Sana makatulong sa mga mag-take ng board exam. Kaya nyo yan. Do your best. Just do your best. Mm. Pray. Be positive. Bye-bye!